Sorsogon City. Ang Sorsogon ay ang pinakatimog na lalawigan sa Luzon na may kapansin-pansin na topografiyang bulkan at ilang mga kilalang beach, lawa, hot spring at talon. Matatagpuan sa dulo ng Bicol Peninsula na nakaharap sa isla ng Samar sa Timog Silangan. Ang Sorsogon ay daanan ng Luzon patungo sa Kabisayaan at Mindanao sa pamamagitan ng mga roll-off ferry terminal. Ang lungsod ng Sorsogon ay binubuo ng 14 na munisipalidad. Ang Mount Bulusan ay ang pinakatimog na bulkan sa pulo ng Republika ng Pilipinas. Matatagpuan ito sa lalawigan ng Sorsogon sa rehiyon ng Bicol, 70 kilometrong timog silangan ng Mayon Volcano at humigit kumulang 600 kilometro timog silangan ng kapital ng Pilipinas, Manila. Isa ang Barcelona Church sa mga pinakamatandang simbahan sa Bicol. Sa tabi nito ay ang Barcelona Ruins. Noong 1800s, dumating ang mga Espanyol at pinamunuan ang buong komunidad. Pinangalanan nila ang lugar ng Barcelona sa karangalan ng kapital na bayan sa Spain, ang Cataluña. Nakamit ng Subic Beach ang Katanyagan dahil sa kulay rosas na beach sand na karaniwang makikita sa pagsikat at paglubog ng araw. Ayon sa mga lokal na mamamayan, ang matatanging kulay ay nagmula sa mga sirang piraso ng coral na naiwan ng mga liliit na linalang sa Suman, Binutong, Baluko, Kinagang, at Minutong. Ito ang ilang mga pinakasikat na food delicacies sa Sorsogon. Butanding Festival, isang pagdiriwang na idinadao sa season ng Butanding. Ginagawa ito para sa pasasalamat sa mga pagpapalang ibinigay ng pagkakaroon ng mga Butanding sa mga tao ng Donsol. Highlight dito ay ang parada. Daraw Festival, isang pagdiriwang na nagpapakita ng mga makukulay na costume na dinisenyan gamit ang abaka. Ito ay na-highlight sa isang ingranding pagtatanghal sa kalye at nakasuot ng mga makukulay na costume. Kasanggayahan Festival, isang pagdiriwang ng foundation anniversary ng lalawigan, na-highlight ang mga mananayaw sa kalye na gumaganap ng tradisyonal na sayaw ng Bicolano na pantomima. Kilala rin ito bilang sinalampati na nagsasabi ng pagmamahal at panliligaw sa pamamagitan ng paggaya at paggalaw ng mga kalapati.